ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW na laging sumasabay sa ating pong kalye survey. Ako po si Taong Gala, siyempre kasama ko si Venturado. Sa araw nito mga kaibigan, tulad ng makikita ninyo, nandito tayo mismo sa Bantayog ni Bonifacio dito sa monumento. Ang Bantayog nito ay sumusimbolo ng malaking kasaysayan na iniukit sa ating bansa. At siyempre, sa araw na ito, isang darating na kasaysayan ang ating matutunghayan sa larangan ng politika. Iyan po ay ang pangalang Francis Leo Marcos na nakikilahok sa darating na halalan. Ito ang punto na ating pong tatalakayin at alamin dito sa monumento. Ano nga ba ang tunog? Ano nga ba ang reaksyon ng mga tao rito? Ano nga ba ang kanilang salubin patungkol sa pagtakbo ni Francis Leo Marcos? Batid natin na siya ay pinakamalakas at kilala, sikat sa YouTube. At siyempre, bilang isang vlogger, karapatan din natin na alamin ang tunog na ito upang mabigyan naman ng daan ang ating mga manunood sa kanyang pagtakbo ngayong darating na halalan. Samahan nyo kami sa mahalagang misyon na ito, dito lang sa Monumento! Sa araw na ito ay nandito tayo sa monumento tulad ng sinabi at request ng karamihan. At nandito ngayon ay ang una nating tatanungin ay si Tatay. Good morning, Tay. Ito paninda mo. So si Tatay nagtitinda ng mga salamin dito sa kahabaan ng monumento. Ano po pangalan, Tay? Arnel. Arnel. Eh, Kuya Arnel, itatanong ko lang sa iyo. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Yung tumutulong nung panahon ng pandemic. Ng pandemic? Oo. So, kaya ho namin na itatanong kasi ngayon po ay tumatakbo siyang senador number 44 at 12 naman ang pipiliin natin. So kung sakali doon sa 12 pipiliin mo, maipapasok po ba siya sa listahan mo? Pwede naman eh. Pang ilan po? Eh, pinapakita naman siyang maganda. Oo, pang ilan po naman? Siguro kung sa pang ilan, siguro mga panlima. Panglima? Bakit panlima? Matanong ko lang. Para mabago naman yung mga nakalagay sa Senado. Curious lang ako, sino naman yung sakaling number 1 mo? Siguro si Escudero. Escudero. Number 2? Loren Legarda. Loren Legarda. Number 3? Siguro si, yung tumatakbong general, si... Si Elezar. General Elezar. Number 4? Si Gringo Hunasan. Gringo Hunasan and then Francis Leo Marcos. Kung magkakaroon ng pagkakataon tayo na makausap mo si Francis Leo Marcos sa harapan, ano sasabihin mo? Tuloy na lang yung ginagawa niya. Maganda naman yun. Kahit na maraming nabubusit, okay lang. Kanyang pasimin yun. Okay. May babatihin kayo, Tay? Wala lang. Salamat po, Tay Arnel. Kaya mga kaibigan, sa unang interview natin, ang first five ni Tatay, nalaman naman natin, no? At nababanggit niya doon ay si Loren Legarda, at dyan po si LSR, si Gringo Hunasan, at sino pa yung siya, Tay? Si
Escudero. Si Chis Escudero. And of course, dyan sa panglima, si Francis Leo Marcos. So samahan nyo kami, kasama ko sa Pinturados, at kami po ay mag-iikot ngayon dito sa monumento upang alamin natin ang tunog ng taong bayan patungkol po sa politika at patungkol kay Francis Leo Marcos. Dito sa sidewalk ng monumento ang ating kapapanayamin. Good morning, Nay. Ano hong pangalan? Renaline Balahadya po. Renaline? Apo. Taga saan lang kayo? Ang probinsya nyo? Iloilo po. Iloilo. Okay, Nay. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Apo. Ano hong pagkakilala ninyo? Siya po yung namimigay nung pandemic. Nung pandemic? Apo. Marami rin po siya natulungan. Okay. Kaya ako na itatanong sa inyo kasi tumatakbo siyang senador, no? Number 44. Ngayon ang kanyang numero. At saka, pipili naman tayo ng 12. Ang katanungan ko kung sakali doon sa 12 pipiliin mo, may papasok ba siya sa listahan mo? Ano, hindi ako sure. Hindi pa rin sure? Kasi hindi ko yung ano. Kasi hindi mo kilala, kilala na masyado? Kilala ko po siya, pero hindi ko gano'ng kilala. Okay. Yung kanyang mga programa ko nilulunsan, agrikultura, livelihood support sa mga na-small, entrepreneur, edukasyon, yan yung kanyang mga programang pinatakbo na nais na isip. Kasi marami naman siya natulungan, pwede naman. Pwede naman, kung sakali. Kung magkakaroon ng pagkakataon niya na makaharap mo siya, halimbawa, anong ipaparating mo sa kanya? Magpasalamat. Magpasalamat. Kasi nung pandemic, yung iba nga hindi namigay. Oo. Nasa posisyon na. Siya walang posisyon, pero namigay siya. Oo. So ulitin mo lang ang tanong kung sakali, pang ilan siya sa ilalagay mo sa 12? Kahit sabihin ko man na last, basta nakapasok siya. Basta nakapasok. Okay, salamat po, Nay. Thank you so much po. Taong nila po. Okay, so ayaw po si Nanay nung una. Medyo hindi siya kumbinsido na talaga naman si FLM Francis Leo ay isama, bagamat nung sinabi natin yung kanyang mga programa na nais na isulong, ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanyang isip. At ngayon, ay isasama niya sa 12 senador na pagpipilian. Magandang morning ulit, mga kaibigan. At siyempre, ito naman po si tatay na ang paninda niya ay mga chinelas at medyas. Ano ang pangalan, tay? Eric. Tatay Eric, kumusta naman ang ganitong hanap buhay? Okay lang po, sir. Kaya sa ngayon, patungan. Buti hindi kayo pinapalayas dito. Okay, alis na po kami. Masibinter. Okay. Ngayon, katanungan ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Kilala po. Ano hong pagkakilala po ninyo sa kanya? Natulungin talagang tao yun. Oo. Kaya ano namin yun, pinapanood yun lang yun sa YouTube. Yung kanyang YouTube? Okay. Kung magkakaroon na ng pagkakataon, kasi 12 naman ang pipiliin natin, pangilan naman siya para sa'yo? Pakita yung number 2, number 1. Idol rapper, tsaka yun talaga. May kusina, yun talaga mga bubota kami sila doon, mga bago. So idol rapper and Leo Marcos yung nasa puso mo na talagang number 1 or number 2. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Papasalamat talaga ng marami siya. Okay. Ang dami niyang natulungan sa panahon ng pandemya. Anong pangalan, tay? Eric. Tatay Eric, baka may babatingin po kayo. Mga anak niyo or asawa? Wala na po. So ayan po, mga kaibigan, si Tatay Eric nagtitinda ng chinelas at medyas dito sa monumento. Rapi Tulpong at Francis Leo Marcos ang kanyang dalawang napipisel ng mga senador kung sakali ngayon ng halalan at isasama niya sa 12 listahan. May pipaki na ano, mama? Ay. So ayan, mga kaibigan, ngayon naman po ay nakakita tayo ng nagtitinda
ng isang kakanin dito sa sidewalk. Ayan po yung kanyang mga paninda. Okay, lapitan lang natin. Good morning kuya. Ako po si Taong Gala, kasama ko si Pentrados. Nasa Kalisorbi po kayo. Kumusta naman hanap buhay? Ayos lang sir, kaso medyo matumal gawa nung sa pandemya. Gawa ng pandemya. Pero ngayon medyo nakakaos naman kayo. May pamilya na po ba kayo? Apo sir. Ilan na po yung anak? Dalawa sir. Dalawa. Okay. Kaya ang tanong mo lang ho, ay kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Apo sir, kilala ko. Ano ang pagkakilala ninyo? Po sa YouTube na nakikita kayo ako. Sa YouTube? Oho. Itatanong ko sana sa iyo kasi siyempre ngayon panahon ng politika, siya ay tumatakbong bilang senador number 44. So 12 ang pipiliin natin. Doon naman sa 12 kung sakali may sasama mo ba sa listahan? Opo. Pang ilan ko kaya? Siguro mga nasa para sa akin po sa akin ko opinion mga nasa 6. Pang-6. Okay, rest lang ako. Sino number 1? Wala ako kayo. Basta doon sa 6. Opo. So, kung may sasabihin kayo sa kanya, limbawa, nakaharap mo siya bilang isang vendor na no, nagtitinda ng kakanin, anong gusto mong sabihin at iparating sa kanya? Kampanan niyo na lang po niya sana yung mga dapat niya gawin. Tuloy niyo yung mga mabubuti niya. May babatiin po kayo? Oo, okay, yan po. Kuya Arnel, ha? Anong pangalan? Sam. Okay mga kaibigan, so ayan po si Kuya Sam at ang kanyang paninda ho rito ay mga kakanin. Ayon sa kanya, isang punto na kung sakaling makakaharap niya si Francis Leo Marcos, ang nais lamang niya iparating ay gampanan na maayos ang kanyang tungkulin at tingnan ang mga maliliit na mga katulad nila sa larangan ng pangnegosyuhan. Okay mga kaibigan, good morning, magandang mga umaga. Nandito po si tatay, nagtatakay. Baba niyo muna. Ano lang. Ay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, nung araw niyo, nabalitaan ko. Ano ang pagkakilala sa kanya? Ngayon minas ko, isang sabo. Okay. Tumatak po siya number 44 sa Senado kung sakali, ibubuto mo ba siya? Oo, magsumasakat. Hindi pa siguro. Hindi pa sigurado. Kung magkakaroon ng pagkakataon bilang isang nagtataho at makaharap mo siya, anong ipaparating mo sa kanya? Wala. Sana manalo siya. Sana manalo. Anong pangalan, tay? Ha? Anong pangalan? Felipe. O yan, si Tay, pwede na natin istorbuhin at medyo mabigat yung dinadala niya. Tay, thank you so much. Maraming salamat. So, si tatay na nagtataho, hindi pa daw siya makapag-desisyon, although kilala niya, pero hindi pa rin siya makapag-decide kung isasama niya doon sa 12 na mga senador. So ngayon mga kaibigan, napakapalad natin at isang vlogger ang ating nakita dito sa Monumento. Ito si Sir, anong channel mo sir? J-Party TV, mga idol. Ano ang content mo? Magpa-vlog kami ngayon doon sa Lunita, mga idol. Na mga magmintaw kami ng mga vlogger doon. Ayan. Okay. Sir, tanong ko lang, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Yes. Anong pagkakilala niyo? Siyempre, lagi yung tumutulong sa mga mahirap. Oh. Okay. Lagi ako nanonood doon. Idol. Okay. Ngayon po ang halalan. 12 naman ang pipiliin natin. Pang ilan kaya siya para sa'yo? Mga siguro, ano siya? Present ba? Present? Senador, oo. Sa ngayon, kung ngayon ang halalan. Pang ilan siyempre, siya? Siyempre, lulusot yun. Nabaka number 2, number 1. Number 1, number 2. Oo. Okay. Yan. Nakaano ko yun. Lagi ako nanonood sa kanya, idol. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, bilang vlogger, ano anong sasabihin mo sa kanya? Siyempre, susuporta ako sa kanya. Siyempre, nakikita natin ang gawa niya. Diba? Lagi at sinachallenge yung mga ano dyan, kapitbahay niya. Yun. Maraming salamat sir, ha. Thank you yes. So much. May papatingin kayo, shoutout ho. No? Oh, shoutout sa Burnable Team. Yan, o. Oh. Yan. Idol Jones, thank you very much. Anong channel ulit? Jeep RT TV po. Jeep RT? Jeep RT TV. Jeep RT. RT. Tapos RT, di ba? RT TV. So yan mga kaibigan, suportahan po natin ang maliliit na mga vloggers na katulad ni sir. Jeep RT TV. Isa ho ang vlogger na talaga namang napakasipag. Mag-ikot din sa lansangan katulad natin. At siyempre kilala niya si Idol Francis Leo Marcos. At tulad ng sinasabi niya, may isasama niya sa listahan
ang isang Francis Leo Marcos kung ngayon ang darating na halalan. Maraming salamat, sir. Ha? Hey, thank you. Good luck sa vlog ko. Hey, boss. Ingat kayo. So mga kaibigan, nandito naman tayo sa isang tindahan kung saan ang pangalan ay Prime Avenue. Ang kanilang mga binibenta ay yan, mga magka iba-ibang Prime. Sa larangan ng Prime ay dito na kayo. Bueno, ito po si nanay. Anong pangalan ni nanay? Neda. Neda? Okay. Kumusta naman po kayo? Mahirap. Mahirap. By the way, ako po si Taong Gala, no? Isa pong vlogger, kasama ko si Pentorados. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, kasi nung una nag-YouTube siya, no, ng ano ba yun, yung... So, ilang comment-comment na ako, lahat nangyari, sayang din pala, scam lang. Sabi kong ganon. Sabi niyo po? Kasi wala naman nakarating eh. Oo. Sayang lang yung load ko, sayang lang yung ano. Every time na nanonood ako, nanonood naman ako ng YouTube niya, nagla-live naman ako. Kaya ng bandang huli, siyempre noon siya minako dahil marami nang pumatigo sa kanya, na gano'ng ganito, hindi naman ako noon. Inigilan ko. Kasi sayang pera ko eh. Pero naniniwala ko ba kayo na scammer siya? Hindi ko masasagot na oo o hindi. Oo. Kasi wala naman akong preba eh. Mahirap magbitiw ng salita. Okay. Sa ngayon kasi, tumatakbo siyang senador, number 44. 12 ang pipiliin natin. Ang isang katanungan ko, sa kabila ng lahat ng mga nangyari na nag-comment ka, sabi mo nga, hindi ka naman napagbigyan, eh, kumusta naman po? May sasama mo ba sa listahan mo sa 12? Hindi ako boboto. Ah, hindi kayo boboto. Bakit po? Ha? Nakakaloka na yung ano natin ngayon eh. Biro mo ang budget ngayon, trillion. Okay. Nag-uunahan sila kung sino ang presidente. Ano mangyayari dun sa mahihirap? Wala rin eh. Puro lang sila... yung sigan gagawin ko ito, gagawin pag nakaupo na, wala na. Ilang taon na po kayong hindi mumubuto? Ngayon lang. Ngayon lang. So itong panahon na ito, hindi yung parang hindi, disappointed kasi sa dami sa na problem. Nakapanood ko, sa dami ng mga inaano nila. Wala naman natutupad din. Oh, katulad yung kay Bongbong. Mga may aral sila. Ba't nila didemanda yung tao? Anong kamalayan ni Bongbong doon sa tatay niya? Eh, maliit pa siya noon. Kaya ginugulo lang ng tao din yung ano ngayon. Pero sa kabila ng paniniwala ni Nay ngayon, ganun pa rin, di pa rin kayo buboto. Sarado pa yung isip ko. Malayo pa naman eh. Ah, ibig sabihin, hindi pa naman, ano, hindi pa naman. Hindi pa naman, ano, pero pinag-aanohan ko pa kasi nag-YouTube naman talaga ako eh. Pinapanood ko, gano'n. Nag-aanap pa din ako ng, ano, yung talagang sasabihin nila yung ano ko sa puso. So mga kapatid, si nanay ho, sa pagkakataong ito, sa mga oras na ito, ay sarado pa rin ang kanyang puso at isipan. Bagamat, tulad na sinasabi, malayo pa naman ng halalan. Baka daw, kung sakaling malapit na, ay mapagbuksan at makilahok siya sa larangan ng pagpolitika sa pamamagitan ng pagbuto at pagsulat ng pangalan ng kandidato na kanyang napipisel. Anyway, prinsipyo yun ng tao, sapagkat sinana yung tipong tao na sa panda ngayon ay medyo hindi na siya ginaganahan sa larangan ng pamamalakad ng ating pamala. Tama po ba, Nay? Yes. So, yun. Yan ho yung damdamin ni nanay. Anyway, igagalang natin yun sapagkat yun ang damdamin ng, na kanyang nararamdaman sa ngayon. Maraming salamat sa mag-share at pagtitiwala rin. Thank you so much. May babatiin po kayo? Oo. Wala kayo babatiin? So, ayan po mga kaibigan. Thank you so much sa sinanay ho. So far, sa luhab ng ating mga naka-interview, mula pa nung series ng ating Kalye Sherry, siya po ang tanging kauna-unahan bukod tanging tao na kakaiba yung binigay na paliwanag. At yan po ay iginagalang natin sapagkat yan po ang damdamin ng taong kumbaga medyo nakukulangan na at disappointed sa panahon ngayon ng ating pamahalaan. Thank you so much po. Tuloy po tayo. Okay po tayo.
So ayan mga kaibigan, ngayon naman ang ating kakapanayamin ay isang Grab driver. Ayan, ito si Kuya. Ano kong pangalan, Kuya? Jimar. Kuya Jimar, ako Jimar. Po si Taong Gila. Ano po, kumusta naman yung hanap buhay natin ngayon bilang Grab driver? Medyo kumikita naman kahit medyo matuman. Okay. Isang katanungan ko lang, Kuya. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Nakilala ko lang ho yun kasi medyo nagbablog siya. Oo. Tapos nanonood kami ng live niya minsan. Simula nung nagpandemya. Doon ho namin nakilala, doon ko nakilala si si Francis Leo Marcos. Oo. So ngayon ho kasi tumatakbo siya, no? Senator number 44. At 12 yung pipiliin natin. Ang isang katanungan ko ay may sasali ba sa listahan mo si Francis Leo Marcos sa mga senador mo? Sakali, kung kasi marunong siyang tumulong sa mahirap eh. Sa mahihirap. Oo. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Kumustahin ko lang siya bilang vlogger. Ayan, oo. So, baka may batingin kayo kaya? Ay, shoutout sa Maysilo dyan. Shoutout sa mga Grab rider ng Maysilo. Ayan. Sa lahat ng Grab. Sa kay kay Francis Leo Marcos. Okay. So ayun po mga kaibigan, shout out sa lahat ng mga Grab driver ng Maysilo. Sama natin si Kuya at anong pangalan, Kuya? Anong pangalan? Carlin. Ayan, tukulad lang na itanong ko kay Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Sa YouTube lang. Sa YouTube din lang. Oo. Anong pagkakilala mo sa kanya? Tulong po siya sa mga mahihirap, sa mga palubi. Oo. Eh ngayon no, kasi tumatakbo siyang senador, number 44. May isasama ba natin sa listahan? Depende po. Titignan mo muna. So kumbaga sa ngayon, ay hindi ka pag-aanong decided kung may isasama o hindi. Under observation pa siya kumbaga sa'yo, di ba? Opo. Tama. Okay. So, baka may babatiin din kayo. Shoutout rin sa... Dito rin sa Maysilo rin po na Grab rider po. So ayan o, so ngayon mga kaibigan, kumbaga magkatabi lang sila ni Kuya, pero kung mapapansin nyo, sa kabila ng kanilang pagtatabi ng upuan, ikaw nga, pero magkabila ay magkaiba ang kanilang paniniwala. Si Kuya ho ay under observation pa, titingnan lang muna niya kung sakali pwedeng maipasok, malayo pa naman ng halalan. Inyo pong natunghayan mga kaibigan ang damdamin at saloobin ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, ang buhay ng politika ay parang traffic lamang. Sa umpisa ay talagang maluwag-luwag pa, subalit pagdating ng rush hour, magsisikip ito. Ganun din ang estratehiya ng pamulitika. Ika nga, habang papalapit ang deadline, lalong pumapasok ang iba't ibang strategy na ginagawa ng bawat politiko, masungkit lamang at manalo. Subalit tayo ay nagiging masaya sapagkat sa puntong ito pinapatunayan natin na sa kabila ng lahat ng mga natanggap na pang-aapi at pagyurak sa pangalan ng isang Francis Leo Marcos, nariyan pa rin ang pagmamahal ng mga tunay na mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Hindi na pa rin nakakalimutan ang kanyang ginawa mula nung sinauna na siyang nagtutulak sa kanila upang mapanatili sa kanilang puso't isipan ang pangalang Francis Leo Marcos at magiging dahilan upang suportahan sa darating na halalan. Ako po si Taong Gala at kasama ko si Pentorados at sana'y patuloy niyong subaybayan ang susunod pa naming mga paglalakbay dito lang sa ating Kali Survey.